zombie apocalypse. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. So we are now live. Good morning po. Ito po yung ating press con where the health workers are calling now for a timeout. So I'm Dr. Maalidin Birwar from the Philippine College of Physicians. So bigyan ko lamang po kayo ng brief background regarding this press conference. So around 40 no medical societies, and there are more joining in. They are supporting the call for a timeout and for an ECQ, but that will be discussed later. Meron po tayong pinadalang letter kay addressed to President Duterte para po maintindihan yung ating situation sa ngayon, why we are calling for this. I'd like to remind everyone to please put your microphones on mute kasi po nasa press conference po tayo para hindi po marinig yung ibang background noise. So to start, I would like to call the president of the Philippine Medical Association, si Dr. Jose P. Santiago. Dr. Santiago is going to read the letter to everyone. So wala daw pong audio. Can you hear me now? Yes, yes, okay. So yung first part po ng ating program is that we are going to ask Dr. Jose Santiago to read the letter. So can we put Dr. Santiago online, please? So there's really an outpouring of support, no? Aside from the Philippine College of Physicians, yung main convener po for this meeting, we have the support of Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases, PCCP, meron pang Cavite Medical Society, Philippine Obstetric and Gynecologic Society, Philippine Society of Public Health Physicians, Philippine Pediatric Society, napakarami po nung gustong sumuporta. Dr. Santiago is online already. Sir, you can start reading the letter po. Yes, isang maningning na umaga sa inyo lahat. Okay, so, more than ever, I think we need this unified statement for the medical community, no? And of course, I would like to read the letter. And of course, address to our president, Honorable His Excellency President Rodrigo Roa Duterte. And of course, to our Honorable Secretary, Carlito Galvez Jr. And of course, to our Honorable Secretary Francisco Duque III, the Secretary of Department of Health. The medical community appeals for return to enhance community quarantine in Mega Manila from August 1 to 15 to recalibrate strategies against COVID-19. No? Dear President Duterte, healthcare workers are united in sounding off a distress signal to the nation. Our healthcare system has been overwhelmed. On July 30, the Department of Health reported 3,954 new cases of COVID-19 positive Filipinos. We have witnessed a consistent rise in the number of infections in these, among other scenarios, prompts us to act now and act fast. Yesterday, the local government of Manila announced the temporary closure of two of their largest government hospitals, the Hospital ng Maynila and of course the Dr. Pavella Memorial Hospital, citing the increasing number of their hospital workers confirmed to be COVID positive and their need to decongest due to overwhelming number of patients being admitted. Our healthcare workers are failing or falling ill as they take care of patients, responding to the call of duty while battling the fear and anxiety of COVID-19 brings.
our health workers are burned out with seemingly endless number of patients trooping to our hospitals for emergency care and admission. We're waging a losing battle against COVID-19, and we need to draw up a consolidated, definitive plan of action. Hence, as your healthcare frontliners, call on our national government to return Mega Manila to enhance community quarantine for a period of 2 weeks from August 1 to 15. We propose that the 2 week ECQ be used as a timeout to refine our pandemic control strategies addressing the following urgent conditions or problems: hospital workforce efficiency, failure of case finding and isolation, failure of contact tracing and quarantine, transportation safety, workplace safety, public compliance with self-protection, social amelioration. In relation to this, we also appeal to your good offices to reconsider the pronouncement of the Department of Trade and Industry regarding the approval of, to reopen businesses such as gyms, fitness centers, tutorial services, review centers, internet cafes, pet grooming services, drive-in cinemas, previously closed due to community quarantine starting August 1. We understand that imposing an enhanced community quarantine is a complex decision. Though health may be just one dimension, let us remember that we need healthy people to reinvigorate our economy. The current crisis necessitates putting prime importance on effective solutions addressing the health problems at hand. These proposed solutions can have far-reaching effects. Once implemented, the health sector cannot hold the line for much longer. Our healthcare workers should not bear the burden of deciding who lives and who dies. If the health system collapses, it is ultimately our poor who are the most compromised. In the end, winning the war against COVID-19 relies heavily on being able to keep our health system capacitated to address the needs of all Filipinos. We hope that our government heeds this plea. Thank you. At maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Thank you po, Dr. Santiago. So at this point, thank you po, Dr. Santiago. At this point, nais ko lamang pong i-acknowledge, no, napakarami na pong nakalogin sa ating Zoom. So we have 1,022 participants, and we are also on Facebook Live. For those who are our friends in the media na nagko-cover po nitong event na ito, kung hindi po kayo makapasok sa Zoom, you can log in at Facebook Live, and then all your questions will be answered. I will be reading your questions from there, no? Yun pong mga nasa Zoom naman, you can ask your questions under the Q&A tab. Narinig po natin yung mga points na ni-raise ni Dr. Santiago kung ano po yung mga hiling ng healthcare workers dahil po sa nangyayari, no, sa panahon ngayon. So we deserve a timeout, an ECQ. Yung timeout po na sinasabi ay hindi naman po sinasabing tigil lahat sa ginagawa, no, pero dapat po sigurong pag-isipan kung ano yung next step, no, para po itong basketball game na may sandaling breather, kasi pagod na po lahat ng mga healthcare workers dahil tayo po yung nasa frontline. We are going to invite speakers para po mabigyan ng linaw kung ano ba yung mga punto, yung mga gusto naming natin, no? Dahil lahat po halos dito maraming nanonood, mga healthcare workers din. Ano ba yung gusto nating mangyari? So ang una ko pong tatawagan ay si Dr. Maricar Limpin. Siya po ay isang pulmonologist, so doctor po siya sa Baga, at siya po currently ang Vice President ng Philippine College of Physicians, and siya po ay dating presidente ng Philippine
College of Chest Physicians. Dr. Limpin, magandang umaga po. Yes, magandang umaga sa ating mga naririto na nakikisama sa ating briefing, no? So, I think the message na gusto nating iparating sa lahat ay ang healthcare natin ngayon, lalong-lalo na ho kaming mga frontliners, ay talagang napapagod na. We are being overwhelmed. Bakit kami na-overwhelmed at bakit kami napapagod? Dahil nakita ho natin magmula noong July 30, biglang bumulusong na naman ang number ng cases ng COVID-19 dito sa Pilipinas. So, nakikita ho natin from 2,000 cases, bigla hong umabot ng 3,954. Pagkatapos po noon kahapon, humigit sa 4,000 ng kaso ng COVID-19 ang meron pong naitala dito sa ating bansa. Therefore, ito kung hindi ho natin mapipigilan ay talaga hong masisira ho ang hospital system ho natin. Tandaan ho natin, kami po sa mga ospital ang pinakahuling-huling depensa pagdating ho sa pag-aalaga ng kalusugan ng mamamayang Pilipino. Kung kami po ang bibigay, sino na po ang mag-aalaga sa inyo? Ang aming sinasabi does not just reflect yung bed capacity, pero dapat po natin maintindihan na marami po sa mga healthcare workers po ay naaapektuhan na rin na i-infect with COVID-19. And a number of them na lalagay po sila sa ICU at nalalagay po sila sa respirator. At may nitong mga nakaraang linggo, nakakakita po kami ng mga namamatay na naman. So, kumakaunti ho kami dahil sa dami ng infection, marami sa amin ang nai-infect, may mga namamatay pa po. So hindi ho namin kakayanin na kami na lang na palagi ho namin makikita ang ganitong sitwasyon sa pang-araw-araw. So tulungan niyo po kami, ayaw ho namin bumigay, pero kapag hindi ho nabigyan ng karapatang measure para ma-tighten up po uli natin ang community quarantine, we are just asking for a time out. No? Kung baga sa basketball, 2 minutes, 2 weeks ang hinihingi lang ho namin para makahinga ho kami at makapag-isip ho tayo para paano ba natin talaga makokontrol ang spread ng infection na ito. So with that, we appeal to the President, we appeal to Secretary Galvez, we appeal to Secretary Duque. Please heed our call. Maraming salamat po, Dr. Limpin. So narinig na po ninyo yung ating first speaker, no, si Dr. Limpin from Philippine College of Physicians, talking about some points that were raised in the letter. Doon po sa mga humihingi ng kopya ng letter, pakilagay lamang po yung inyong email address doon sa ating Q&A tab para po mabigyan namin kayo ng kopya, especially for our friends from the media. Ngayon naman po ay tawagin natin yung ating second speaker. Siya po ay nagre-representa ng Philippine Society of Public Health Physicians. Siya po ay si Dr. Eileen Espina. Good morning. Allow me to share screen, please. No. Wait muna. Wait. Nakikita po yung screen ko? Yes. Yes po. No. That's not wait muna. Teka po. I-ano mo siya, slide show. Presenter view ka. Sandali po. Stop share ko po. Magandang umaga po. Nakikita niyo na po yung nasa screen? Yes, doktora. Okay na po.
Good morning po. I am Dr. Eileen Espina from the Philippine Society of Public Health Physicians and the Philippine Academy of Family Physicians. I just would like to reiterate the call of Dr. Maricarlene Pin of the Philippine College of Physicians. Pinapakita ko po sa graph na ito kung ano po ang kalagayan natin ngayon ng ating healthcare system. Dumadami na naman po ang kaso ng COVID sa NCR. At at the same time po, nararamdaman na rin po namin ang impact nito on other non-COVID conditions. We are hearing reports of patients, non-COVID patients, who are also being deprived of the needed healthcare. If you will look at the red arrow, the red graph po, yan na po ang kalagayan namin ngayon. Kami pong mga medical professional ay nagsasuffer na rin po so much from the mental burden of this pandemic. We have been in this fight since March, and we deserve and we feel that we are nearing the end of our line. Kami po ay umaapila, tulungan din niyo po kami. Majority of our cases po actually ay hindi po nangangailangan ng hospitalization. A lot of them can be managed in the home or in the community ligtas facilities. Community ligtas COVID facilities. We just have to go back to the joint administrative order that was issued by the Department of Health and the DILG in April 15 of 2020, wherein nandun po naka-specify who are the people who can be admitted in the ligtas COVID center. Nandun din po ang guidelines kung kailan po ang home environment will not be able to support. We just need to educate our families na kailangan po talaga nila ng self-isolation and quarantine kung sila po ay na-expose sa COVID. Ano po ba ang pagkakaiba ng isolation sa quarantina? Ang isolation po ay ginagamit natin for people na confirmed or kumpirmado na pong may sakit ng COVID or highly suspected to be COVID. Ang quarantine naman po ay para po sa mga taong na-expose po sa COVID pero hindi, wala pa po silang sakit o simptoma na nararamdaman. They are under observation or under quarantine. Sinasabi po nila pasaway po ang Pinoy. So ano po ba ang pwede nating gawin para masiguro po natin that we would be able to follow quarantine? Ito po ay an example from an LGU. This is my hometown of Tacloban City. We were able to apprehend a locally stranded individual who broke quarantine through the use of QR codes that were developed by the local government units. Lahat po ng tao sa Tacloban City ngayon is being encouraged to enroll in this QR code system in their respective barangays using their cell phone or through an ID na meron pong QR code. Ito pong QR code system na to, lahat po ng establishmento in Tacloban City now are locally stranded individual who broke quarantine through the use of QR codes that were developed by the local government units. Lahat po ng tao. So lahat po ng tao ngayon sa lahat po ng establishmento ngayon sa Tacloban City ay being asked to install this. This can also be expanded po as seen in Iloilo City wherein it is now being adopted by 43 LGUs. So pwede po siyang maging single format quarantine pass for the entire province and it can even be pwede pong pag-usapan ng IATF kung paano po ito magiging national ang approach, no? Just to show po paano po ito ginagawa, na paano po natin ito magagawa for surveillance and for contact tracing. Halimbawa po si subject A, person A, nag-develop po siya ng simptomas. Ang gagawin po niyan, tatanungin po siya ng birth kung sino-sino po yung mga nakasalamuhan niya the past 2 to 3 days. Of course, with recall bias, hindi po niya maaalala lahat ng taong nakasama niya o nakasalamuhan niya. The best maaalala niya ay yung kasama niya sa bahay or in the workplace. Yung nakasama niya sa jeep, malamang hindi. Yung nakasama niya sa grocery, malamang hindi. But with the QR code system po, lahat po ng datos na yan ay pwede pong makalap. At ito po siya, ito po si subject A. Si subject A na na-expose po sa isang tao, pwede rin na po nating mahanap kung sino po ang na-expose sa kanya using this process. This technology is currently available and this is the technology that was used by Mayor Magalong of Baguio City. So we are appealing po that contact tracing in NCR during this time out be strengthened. We know that it is like finding a needle in a haystack. Thus, we are appealing that we use both analog and digital means
cost-effective technology is already available and can augment the shortage of human resource. Let us all work together. Ito po yung pwede naming hingin sa LGU na habang nagta-time out po tayo, meron din pong gagawin ang komunidad on this matter so that after the time out, we are now ready. We are better equipped to address the COVID response. Thank you and good morning. Maraming salamat po. Nakarinig po tayo ng pahayag mula kay Dr. Eileen Espina of Philippine Society of Public Health Physicians. Ngayon naman po, we would like to invite our third speaker. Siya po ay isang member ng Philippine College of Physicians, si Dr. Antonio Danz. Dr. Danz, good morning. Thank you, Dr. Biruar. You can heal me? Can you hear me? Opo, naririnig yes, po, sir. Yes. So I'm speaking on behalf of the Philippine College of Physicians. We would like to echo the call of the Move As One Coalition and our partner frontliners in the transport industry for safe and efficient transport. This problem cannot be addressed by long-term infrastructure plans. The pandemic's happening now. We need prompt and rapid solutions with long-term impact, such as immediate implementation of service contracting, para centralized na po ang transport system and any safety measures can be implemented centrally. We need the pop-up bicycles and pedestrian lanes now, not tomorrow or next month or next year. Workers need more public transport options that are safe and efficient because we need to get to work. But at present, there are no safe transport options. So this is an urgent call. We also echo the call of the Society of Microbiology and Infectious Disease, the College of Occupational Medicine, the Academy of Family Physicians, and the Society of Public Health Practitioners, and many other organizations who are moving for workplace safety. Workplace safety is assured in some, in very few high-income settings, but there is clear failure in most businesses, especially for people with lower income who cannot work from home. Employees and laborers are required by LGUs and their companies to have rapid antibody tests up to now, despite international agreement that these tests are not recommended, and certainly not recommended for work clearance, because they will just lead to missed cases and local outbreaks. To make matter worse, these tests, employees and laborers already impoverished by the lockdowns are asked to shoulder the cost. So healthcare workers at the front lines are the first to witness failures in our strategies. Sa amin po nagdadagsaan ang mga nagkakasakit. We therefore appeal to related agencies to call a timeout, join hands, and act quickly. Not next month, not next year, to assure safety of the to assure safety in public transport and at the workplace. Thank you. Maraming salamat po, Dr. Danz, no. So at this point, ano na po yung mga na-raise na issues? Nabanggit po kanina yung kakulangan sa doktor at sa mga nurse, no? So meron po tayong healthcare worker deficiency. Tapos meron din pong failure in case finding and isolation of those who are positive. And failure of quarantine, no? At saka yung isolation ng mga meron ng may sakit, no? And then nabanggit din po ni Dr. Danz, kailangan po natin ng transportation safety. Hindi po kasi natin nakikita na meron yun sa ngayon. Tsaka kailangan po ng safety in the workplace. So dapat po mas paigtingin yung mga suggestions kung ano yung dapat na gawin. So lahat po ito kasi syempre pag hindi po nagawa ng mabuti, ang magiging apektado po ay yung ating kalusugan. No? So yung susunod naman pong tatawagin nating speaker ay manggagaling sa Philippine Society of Public Health Physicians. Siya po ay si Dr. Lay Camiling.
So meron pong ibang points na na-erase doon sa letter na kanya pong ang tatalakayin. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much for joining us. Siguro po, para i-share ko po ang aking screen. Wrap up yung aking ang aming message mensahe no babalik pa rin po ang diskusyon sa ano ba yung magagawa natin ano tayong lahat nananabik na bumalik na yung dating nating nakagawian na pamumuhay. We understand that and this is costing us so much no the ECQ is costing us so much and all of us want to go back to our lives as we've known it. Pero ito po ang news talaga na sinasabi namin bilang mga doktor, malayo pa po tayo doon, no? Hindi po babalik sa normal ang buhay natin bagkos ang nararanasan po namin ngayon ay mas malala pa kesa sa umpisa, yung nag-umpisa tayo noong March, no? The progressive lifting of quarantine has inadvertently fueled public misperception that the pandemic is getting better. It's not. Hindi po tayo gumagraduate sa ECQ, unfortunately. And in fact, if we let our guards down, the next surge po, nakakatakot po siyang isipin. Ngayon, 71% ng mga ICU beds puno na. May hinihintay pa tayong 2 weeks na mag-i-incubate yung mga kasunod. At kung hindi pa po natin aayusin ang ating magyang interventions, sa susunod na 2 weeks po, dadagdag pa po. Ayaw po nating maging New York. Namamatay yung mga pasyente sa bahay, wala na hong mapuntahan. Kami po, mga doktor din po, nung mga nauna, naranasan namin, hirap po kami kahit sarili naming pamilya na ihanap ng solusyon. Ayaw po nating dumating sa ganun. Kaya, ibabalik pa rin namin ang mensahe. Sino ba ang first line of defense? No? Kahit po sa time out na to, kayo pa rin ho. Ang first line of defense, protektahan po natin ang ating mga ospital. Protektahan po ninyo ang inyong mga pamilya. Protektahan ninyo ang inyong workplace, ang inyong community. At tapos po, para ho hindi na ho tayo kailangan pumunta sa quarantine centers at sa mga ospital. Babalikan ho paulit-ulit yung pong mask ninyo, sinusuot ba? Kung nakasuot, tama ho ba? Pag nakita po natin yung mga nagpapa-interview sa TV, pansinin nyo, nakasirit po, nakalabas po yung ilong. Pansinin nyo ho yung katabi nyo, sabihan nyo ho, ate, nakalabas yung inyong ilong, no? O kaya, syempre, dapat 1 meter pa rin, no? Or tingnan niyo yung asawa niyo, pag lumabas ba, maayos ba ang pagsuot ng mask? Huwag kong expose ang chin. Do not wear a mask that is loose. Kasi hindi pa rin ho protektado, akala protektado. And do not wear your mask that's only covering the tip. Wear the mask properly. Paulit-ulit po, ito yung mga effective interventions na kailangan natin. Distancing. Sa time out na to, kayo ang unang bida, kailangan mag-distance, epektibo, 96%, kung 3 meters, 1 meter, 82%. Dagdagan, kung N95 mask po, 96% reduction ang effectiveness, pansinin niyo ho, no? Pag po dinagdagan po yung distancing ng non-N95 mask, protektado kayo 94%, epektibong epektibo po, okay? Kung 2 meters, 97% ang effectiveness. Ngayon po, dito sa high transmission areas, eye shield, 78% po kung yun lang. Pero pag pinagsama ang dalawa, cloth mask at eye shield, 93% po ang inyong effectiveness. So please, lalo na po yung mga lumalabas, nagko-commute, paigtingin ang protection. So wear a mask properly, wear your eye shield. Ito pa ho. Ang gusto namin i-emphasize, pag sama-sama lahat yan, we are going to implement the time out as individuals. Open air, 95% reduction. And if we are having to wear a mask and we do open air transportation or we walk outside, it's 98% reduction in transmission. And paulit-ulit kung may sakit, hindi po namin kayo mapipigilang lumabas. Kayo lang po ang nakakaalam kung may sakit kayo. Kahit po anong sulat po ang ilagay nyo dun sa contact tracing form, pag sinabi nyo dong no symptoms, sino po ba ang makakaalam? Kayo lang naman po yon sa sarili ninyo. Kung may sakit na, huwag na hong pumasok. Sa bahay na lang, manatili. We urge po, no, while the community, while people are doing their part, we urge the other agencies,
of the government to work together so that yun pong mga maapektuhan itong quarantine na ito, lalo na ho, yung mga wala talagang magawa, ay magiging protektado, no? Let's help them so that they can comply. Because at the end of the day po, we only have each other to help, no? But then the structures of the government are there, and the funding and the machinery of the government is there to help out people who are vulnerable. And I end po this, my friend. My friend po, kaklase ko siya, napakatahimik lang po ng taong to, matulungin, no? Kaklase ko siya na nasa Batangas, doktor, no? Last week daw, dalawang pneumonia lang nakikita niya, pero ngayon ho, kahit sa Batangas pa siya, 5 to 6 pneumonia, halos kalahati po, no? And napapagod na ho siya. Doktor siya, pero meron ho siyang pamilya. Nagsisimula pa lang ho ang laban. Ngayon ho, kung hindi ho tayo magta-time out, mga aking mga kababayan, ako, paano na lang po kung bumigay na po ang mga doktor na silang magpoprotekta sa atin? Huwag na po nating paabutin sa ganun. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Simple lang po ang hiling namin. Wear your mask properly. Huwag po tayong magpakakampante. Physical distancing, wash hands. No? Manalangin tayong lahat. At gayon din po, hinihiling namin lahat ng mga nasa gobyerno magtulong-tulong, magkaisa, mag-usap-usap. Nandito po kami sa inyong likod. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Lay Camiling from the Philippine Society of Public Health Physicians. So ngayon po, we'd like to open the floor for some questions. Siguro po, makikita naman ninyo, no, yung laman ng letter at the end of this press conference. You will read the content of the full letter because we will be posting it. At the same time, ipapadala rin naman po natin ito sa kinauukulan. Pero mag-aalat po tayo ng konting oras sa panahong ito para humasagot yung mga tanong na na-erase dito. So for our speakers po, get ready, no? Dahil tatanungin ko po kayo ng mga tanong na na-receive natin dito sa Q&A. So ito po yung poster, no? Nakalagay dito, Frontliners Call for Timeout. Makikita niyo po, napakarami pong medical societies yung involved dito sa call for timeout na ito. Marami ho ng pledge ng support. Bago po tayo nagsimula sa ating press conference, nasa 40 na po, no, yung support, at yung pinakamahalaga po dyan, yung Philippine Medical Association, na ano po, siya po yung pinaka-lead organization ng mga doktor sa Philippines. And then yung Philippine College of Physicians, who is hosting this forum, siya po naman yung society ng lahat ng mga doktor na internal medicine. So mamaya po siguro ilalabas natin yung listahan ng lahat ng organizations na nagsusupport. Pasensya na po kung hindi namin nabanggit yung iba, no, dahil wala na pong panahon. Pero makikita naman po natin yung mga logo dito, like we have Diabetes Philippines, Philippine Heart Association, Philippine Society of Nephrology, Philippine Pediatric Society. So maybe let's start the Q&A now. And I'd like to address the first question to Dr. Limpin. So may nagtatanong po dito, Doktora, ano daw po ba yung ibig sabihin ng timeout? Bakit daw po timeout? Bakit hindi daw po ECQ? Tsaka meron pa nga pong nagtatanong, bakit daw hindi total lockdown? So ano po yung masasabi natin tungkol dito? Yes, thank you. Simple lang ang sagot natin diyan. Ang time out, ang ibig natin sabihin diyan, parang basketball lang 'yan, eh, no? Nakikita na namin na medyo natatalo na tayo dito sa battle na ito. Kasi padami ng padami, ang dami ng mga nagkakaroon ng COVID-19 infection. So, kailangan nating magtawag ng time out, no? Time out para makaregroup ang lahat ng nasa health sector, no? Makaregroup at mapag-isipang mabuti paano ba natin mababago ang trend na ito, no? At kaya ngayon ay yung time out na yan, ang tawag natin time out lang, pero we are basically asking for the president, for the government, na i-tighten up natin ang community quarantine.
yon ay alisin natin kasi ang problem natin ano, nakikita natin na may balak pa sila na i-loosen up pa ang community quarantine, buksan pa ang ibang mga businesses, no? Eh padami na ng padami ang dumadami ng pasyenteng nagkakaroon ng COVID-19, and yet gusto pa natin i-loosen up. So matatalo talaga tayo dito. So we need to regroup, we need to rethink, kailangan nating i-tighten up ang quarantine measures natin. Ibalik ko natin yan sa community quarantine. Kailangan talaga po, pati na rin po yung mga ports ho natin, no? Kasi ngayon, we are also allowing people from yung mga international flights, meron na rin po. And so, dito sa dami lang ng Pilipino na nagkakaroon ho ng COVID-19 infection, madadagdagan pa ng mga tao na galing po sa ibang bansa. Mahirap po siguro talaga yan, ha? Kailangan talaga natin i-tighten up ang community quarantine. Otherwise, matatalo ho talaga tayo. Pag natalo ho tayo, ang kawawa ho dito ay ang mamamayang Pilipino. Hindi na natin kakayanin ang napakadaming nagkakaroon ng infection. Kasi maski ho tayo, kaming mga nagbibigay ng pag-aalaga sa mga mamamayang Pilipino, kami din po bibigay na. Magkakasakit din ho kami. Thank you, Dr. Limpin. I'd like to address this question naman po for Dr. Santiago of PMA. Sir, yung tanong po kasi dito na na-receive ko, nagtatanong kung ano daw po ba yung alternative plan natin kung halimbawa po hindi daw po nakinig yung government sa ating call. So, are there other things that we are planning to do? Kasi syempre, ito na po yung ginagawa natin sa ngayon, no? Nananawagan tayo sa ating government na sana po ay tulungan tayo sa nakikita natin kasi meron pang kakulangan, no? So, what are the other options po that we can do if, for example, they don't heed our call? Thank you. It's really, you know, we have to really strike balance between kabuhayan and kalusugan, no? And of course, I think that's the main issue, no? I think in the kabuhayan, of course, we have to really consider the economic. But of course, we are more on the kalusugan. That's why we call this a timeout, so that we can redirect now, re-strategize our actions regarding on how to deal now with COVID-19, with the ever increasing COVID-19 cases. That's why we need to re-energize, and of course, we have to repress again, so that we could really continue to fight against COVID-19. Well, I'm sure with all these integrated national professionals, organization, oppositions in the country, I'm sure they're going to heed our plea to consider enhanced community quarantine. We have to limit the movement of our people, no, so that we could really contain the transmission of virus. And that's what really very, very important for us. We are now increasing the testing capacity, but of course we have to keep our people in their safe home, in the safe place, so that they could really, not transmit the virus. And of course, as we continue to increase our testing capacity, so we can really have a call or a timeout, so that, you know, we can give now directions or advice to our lawmakers, to our economic policy managers, and to all the our government, including the IATF and of course the DOH. We're not in a way against all these protocols or guidelines of DOH. We're actually supporting them, but you know, you have to really also important for us to really consider our plea. This is really not a call of one organization, but it's a call of all organizations practically, as really the purpose of this webinar or this organization, a call for one coalition. This is one medical community, one big family. I'm sure our father, of course, will listen to us. It's time for to listen to us. It's more important now, our kalusugan. More than anything else. Thank you.
So thank you very much, Dr. Santiago. So napakaganda po yung sagot ninyo, no? Kailangan po talaga ng ano ng balance between health and livelihood, kasi hindi naman po natin pwedeng sabihin na importante lang ay yung kalusugan. Importante din syempre yung kabuhayan, no? So kailangan po talaga ng time out para pag-isipan ng mabuti kung ano yung dapat na gawin, ano yung mga panukalang dapat paigtingin, no, at this point. Yung isang question pa na na-receive ko dito, regarding naman ito sa ano, returning to work using the result of the antibody testing. So maybe I'd like to ask our speaker from Philippine Society of Public Health Physicians, Dr. Espina, do you have any comment on this? Thank you for that question. Yes, we have a strong comment on that. The use of we believe that workplace strategy should be comprehensive and it should be an end-to-end solution. There should be workplace risk assessment and risk mitigation involving administrative and engineering controls. Engineering controls would include an assessment of the workplace conditions to include ventilation and the crowding and the business processes, the workflow, see kung ano-ano po yung dapat baguhin so as to ensure the safety of the workers. Second, what are the administrative controls that should be also implemented? Dapat po maging worker-friendly so that we will not have a case of absenteeism or presenteeism. This was emphasized by Dr. Danz in a previous press con. Presenteeism is when people, despite feeling something, may nararamdaman sila, pero natatakot sila na wala silang sweldo, pumapasok pa rin sila. So if work, if the employers and the business owners would look into this and come up with more humane social safety nets for their workers, they can actually prevent the spread, the amplification of COVID cases in the workplace by ensuring that those who are sick would not be reporting for work anymore. We are reporting clustering of COVID infections in different industries in Region 4A. And we were privy to some information because we are working with some industries in that region. So imposing the use of rapid diagnostic test or one-time testing for employees is not the solution. It's not the answer because it will just give them a false sense of security that the employees at that point of time that they were tested does not harbor the virus. The test is only as good as the time it was taken. What about tomorrow? What about the following day? So yun po. The use of PPEs, as emphasized by Dr. Lay earlier, is also very important in the workplace. And having a way to monitor the movement of people in the workplace, like the use of QR code systems and other digital technology, can also help. So it has to be a comprehensive, it has to be systematic, and it has to have a systems approach. Workplaces should not have a one-time big-time solution like massive testing of their employees, but rather it should be a comprehensive set of solutions. And our colleagues in the Philippine College of Occupational Medicine and the Philippine Society of Public Health Physicians, through the implementation of the public health minimum standards of the DOH in Administrative Order Number 2020-016, can be used by DTI, DILG, and DOLE. Furthermore, there has to be alignment of all these policy issuances between and among different LGUs, okay, the export processing zones, the DOH, so that there will be may coordination po ng implementation natin. Yun po ang isa pwedeng natin gawin in this time out. Policy, ano po, we should scan ano po yung mga policies natin na available. Align all of them and have a central body coordinating all of them. We're appealing to the DOH to do this. Po, kayo po yung tinitingala naming lahat. Sa inyo po nagsisimula ang palisiya. Kayo din po ang dapat magkumpas ng direksyon natin. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Dr. Espina. Siguro po maghahanap din tayo, no? We are requesting for a representative from Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases, no, PSMID,
para ho mabigyang linaw further yung regarding sa rapid antibody test. Nabanggit na nga po ni Dr. Espina na hindi siya magandang tool para malaman kung sino ba yung dapat nang pumasok sa workplace. Kasi parang one time, big time nangyayari pag negative ka doon, biglang pinapayagan na. Siguro at this point, nice kung munang tawagan yung isa po nating naging speaker kanina, si Dr. Dance. Kasi napaka-importante po, sir, yung public health safety. Kanina po, may nabanggit kayo about transportation and then workplace safety. So maybe po, baka pwede tayong magbigay ng konting paliwanag kung ano po yung nakikita natin na dapat ideal situation. Kasi kung naalala po natin, sinabi po ni ni spokesperson, no? Harry Roque, na parang tapos na yung lockdown ng Metro Manila. So it's a living experiment. At ngayon lamang po may pumasok dito sa ating Q&A box sa chat, no, na sinasabi daw po na narinig yata po nila itong ating press conference at parang sinasabi daw po that the lockdown has served its purpose. Community quarantine alone is not an sufficient response in controlling COVID-19. The strict lockdown in Metro Manila served its purpose and we need to intensify other strategies. So apparently yan po yung sinabi daw po ni spokesperson Harry Roque. Yes, alam nyo, hello, can you hear me, ano? Yes sir, naririnig po. Yeah, so ako, I agree na we have to concentrate on other measures. The problem is that those other measures are not working. Yun yung nararanasan natin at the front lines. We know it's not working kasi dinadagsa na tayo. And that's why we are issuing out this warning. Masasayang lang po pag nag-ECQ ulit tayo. Masasayang lang po ito kung hindi tayo mag-usap-usap at magplano. Ano bang babaguhin natin? Diba? Kasi kung ang gagawin natin after the ECQ, yun ding ginagawa natin ngayon, wala ring mangyayari. Magtutuloy-tuloy tayo at magiging tayo yung next New York City na namamatay ang ating mga kababayan sa stretcher, sa emergency room o sa bahay dahil puno na ang mga ospital. Kaya kami nananawagan ng ECQ partly because of its effect na mababawasan yung exposure, pero mainly so that we can sit down and talk, no? And replan, and with a sense of urgency. Kasi yung planning ho natin, walang urgency. And mapunta tayo dun sa transport na tanong mo, Dr. Biruar. Dalawa po yan, yung quantity at quality. Yung quantity, kailangan may option ho ang mga tao. Marami ho ang sasakyan, no? We should open up public transport para maraming pwedeng sakyan. Kasi transport is a major area of spread. Dahil sarado ang sasakyan, minsan walang ventilation, dikit-dikit ang mga tao. So dyan ho kumakalat ang pandemic, mainly one of the venues, transport. So kailangan maraming option. No, yung jeeps, yung buses, yung trains, dapat damihan para makapag-social distancing ang mga tao sa loob. Dapat ventilated, no? At dapat merong active transport. We don't need pop-up lanes tomorrow or next month para makapag-bisikleta at makapaglakad. We need it now. Gaano ba katagal yun? Ang laki-laki ng ginagastos natin sa rapid test. Pero yung mga protection sa barrier ng bisikleta at maglalakad, wala. So how will people get to work safely? So yun, quantity, increase the options. Pangalawa yung quality. Ang daming pwedeng gawin, pero paano ba natin sisiguraduhin na bawat public utility vehicle susundin yung ating recommendations on protecting people? The only way to do that is to centralize through contracting, no? Payag na lahat ng transport owners, yung gobyerno na lang ang walang plano for immediate contracting. Under contracting, ang kinikita ng mga public transport vehicles is per trip or per day, hindi na per passenger, no? So hindi na magkakarga kung saan-saan, hindi na pupunuin ng mga vehicles, magkakaroon na ng signages, magkakaroon ng hand washing facilities,
paano natin gagawin yan kung kanya-kanya tayo? And that's why we need this consortium, a contracting of transport services, because that's the way to assure quality. We need to do that as soon as possible. Masyadong mabagal ang kilos natin, sinasagasaan na ho tayo ng COVID virus. Thank you, Dr. Danz. Ding dong, can yes, I? Yes, ma'am, sige po. Yes, alam naman natin, alam namin na itong enhanced community quarantine, isang komplikadong desisyon na kakailanganin gawin ng ating gobyerno, lalong-lalo na ng presidente. But kailangan natin ito itong enhanced community quarantine na ito, dahil ito yung kailangan natin para makapag-regroup tayo. Sabi nga ni Dr. Tony Danz, ano, kailangan nating pag-isipan, no, dito sa dalawang linggo lang ang hinihingi natin . Alam namin na hindi po pwedeng community quarantine lang ang ating gagawin. Kailangan natin diyan ang isang extensive, comprehensive na estratehiya para mas epektibo nating makontrol ang spread ng COVID-19 infection. Kailangan din na hindi tayo kanya-kanya. Kailangan isang direksyon lang ang kapupuntahan ng bawat isa. Kaya hinihiling din namin na hindi na po pwedeng paubaya natin lahat sa mga local government units ang implementation ng mga health measures na gagawin natin. Kailangan natin ang leadership ng Department of Health. Kailangan natin ang DOH, dahil sila ang pinaka mahusay na ahensya na mas alam kung ano ang kanilang gagawin. So it is time for us to all listen to the Department of Health. Hindi po pwedeng kanya-kanya tayo, at hindi po pwedeng mas pagalingan tayo. Ang kailangan natin ay pagkakaisa, na ang magbibigay ng magkoconduct ng baton ay ang Department of Health. So tama, hindi pwedeng quarantine lang, and that is why na kasama doon sa mga recommendations natin ay hindi lang yung community quarantine, no, pito nga ang ating recommendations. At sana imbis na tanungin at sabihan tayo na community quarantine lang ay hindi ganun ka-effective, please, we are appealing to government. Pakinggan niyo po kami, kasi kami po ang talagang humaharap sa mga may sakit. Kami po ang humaharap para hindi mamatay ang Pilipino. Kami po ang humaharap para ang healthcare system natin ay patuloy na mabuhay. Pag kami po ay bumigay na, diyan ho tayo malaking problema. As I said, we are the last line of defense. Huwag na nating pabayaan na ang last line of defense natin ay bumagsak. At this point naman po, tatawagin natin para magsalita yung president ng Philippine College of Physicians. Siya po ay dating presidente rin ng Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases, si Dr. Mario Panaligan. So baka ho meron siyang gustong sabihin, no, ng mga mungkahi tungkol sa mga testing, dahil yung COVID po ay it's an infectious disease. Kaya po malaki yung tiwala natin sa mga ating doktor na ang specialty po ay infectious disease, dahil sila po yung nakakaalam kung paano pugsain itong virus na ito, ano yung kanyang behavior, ano yung magandang testing. So dapat po malaki yung kanilang role na ginagampanan para sa pagbibigay ng mga patakaran kung paano po yung gagawin sa workplace or sa mga quarantine facilities or sa testing. So Dr. Panaligan, Salamat at sa mga nakikinig at kasama natin dito, maraming salamat, no? Tama, no, na humingi kami ng time out, no? Dapat kasi mayroong isang malawakang pag-analisa kung ano ba yung tunay na nangyayari. Hindi yun naniniwala lang tayo sa mga sabi-sabi. Hindi naman yung importante na sinasabi na nakokontrol, dahil ang katotohanan lang, pagod na kami, no? Hindi naman yung biro na humawak ng mga pasyente may sakit, no? At kung tungkol naman sa virus na ito, no, syempre alam natin na bago itong virus na to, no? At alam din natin na maraming pagbabago
At balikan natin yung pagte-test dito no, na tinanong kanina. Lalo-lalo na sa mga gusto magtrabaho at lalo-lalo sa sigurado, gusto manigurado kung talagang wala silang sakit. No? Hindi magandang test. Sabihin ko na, dati na namin sinabi ito, no? Hindi magandang test ang antibody test kung yun ang gusto nyo malaman may sakit kayo ng COVID. No? Unang-una, pag sinabing rapid o antibody test, no? Tandaan natin ang antibody ay lumalabas lamang kapag ka nakaraan na mga ilang araw, dahil tandaan natin ito ay panlaban doon sa sakit. So, ibig sabihin, hindi ito magiging positive. So, umpisa pa lang. So, maaari kayong ma-label na negative when in fact, meron kayong daladalang virus. Kasi hindi nga niya malalaman kung meron kayong COVID na virus sa umpisa at dahil naging negative nga siya, dahil antibody siya, baka matuwa kayo, negative ako, pero mali eh. Baka daladala niyo ng virus at masyado tayong kampante at sasama na naman tayo sa mga kaibigan natin. So tuwan-tuwa tayo, negative ako, when in fact, daladala mo na yung virus, nahawa ng ibang kasama mo. So yun ang delikado sa rapid antibody test. No? Masyado siya naging popular eh kasi madali siyang gawin. At sasabihin nila mura pero nagkamali eh kasi pinapabayad pa rin. No? In fact, hindi naman dapat. Kung para sa empleyado yan, dapat sinasagot siya ng employer. Eh, no? Hindi naman dapat yan sinisigil kung gusto nila magtrabaho para sa kanilang empleyado. At maaari ding maging false positive ito, no? Kasi pwede mag-cross-react sa iba mga coronavirus infection. So, pag sinabing positive, magkakaroon pa na yung stigma. Matatakot yung iba, meron kang coronavirus kasi positive ka. No, tatakot na, maghiwalay na siya. Sasabihin, naku, delikado yan, huwag kayong tumabi dyan. Pero dapat kasi confirm o kumpirmahin ang dapat nga, dapat PCR, ang problema hindi madaling gawin, pero yun talaga yung pinaka maganda para malaman kung may talagang sakit ng COVID. So, kung gagamit ng rapid antibody test para mag-clear ng empleyado sa trabaho, mali. Kasi hindi mo malalaman kung nagkaroon siya ng sakit o hindi mo rin malalaman, lalo-lalo na kung gagamitin siya sa mga walang naging sintomas, hindi mo rin malalaman kung talaga nagkasakit sila ng COVID. So, yun ang masasabi ko, no? Kung tungkol sa rapid antibody test, hindi maganda. Kung maaari sana yung quantitative test, meron naman kasing ELISA o iba pang test para malaman kung ano yung number o level ng antibodies. Pero pinakamagandang gawin ito, doon sa mga taong nagkaroon ng sintomas, gagawin ito more than 2 weeks o pagkalipas ng 2 linggo para malaman kung meron talaga silang antibody na maaari magprotekta doon sa nagkasakit. Ulitin ko, ang antibody test hindi talaga dapat ginagawa sa mga walang sintomas. Ginagawa siya, mas maganda, doon sa mga nagkasintomas. So ang sa akin, tatapusin ko to para sabihan ng mga kababayan natin, lalo-lalo sa mga kasamahan natin, na ang pinaka-importante para hindi tayo magkasakit, huwag tayo maging kampante. Yun ang pinakamaganda eh. Yung dapat natin alalahanin yung mga sarili natin at yung mga kasama natin. Kasi dapat lagi tayong protektado. Dapat hindi tayong makalimot sa mga sinasabi namin noong pa. No? Yung mga physical distancing. Kung kinakailangan yung magsuot ng mask. Siyempre, hand hygiene. Lalo-lalo kung mahilig tayong maghahawak-hawak. Huwag nating hawakan ang mga mukha natin. Ilong, mata. Lalo-lalo na pag hinawakan tayong iba. No? So, dapat lagi tayong protektado. Dapat tayong maging maingat sa lahat ng bagay. Yeah, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Dr. Biruwal. Thank you, Dr. Panaligan. Nasa line din po, no, kasama po natin ngayon yung current na president ng Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases, si Dr. Marisa Alejandria. So, Doktora, baka po meron po kayong nais na idagdag sa nabanggit ni Dr. Panaligan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nais ko lang pong ulitin ang panawagan namin. Kami mga manggagawa sa kalusugan, kami po ay nagsama-sama lahat ng organisasyon. Hindi lang ng doktor, pati mga nurse at mga kasama natin sa pangangalaga ng ating mga pasyente. We are calling for solidarity among all sectors of the societies. Ngayon po, kaming mga health sector, nasa health sector, nagsama-sama para manawagan na kailangan po natin sana ng time out para pag-isipan ang ating game plan. Alam na marami tayong mga strategiya na effective, pero
hindi pa rin natin nakokontrol ang pandemya. Dumadami pa rin ang kaso. Naipakita kanina ni Dr. Espina kung paano gawin ang contact tracing. Ang mga test, hindi naman po yan masama, pero dapat tama po ang paggamit. Hindi lang po test ang kailangan. So, itong time out na to ay para po aralin natin ano yung epektibong paraan sa pag-implement nitong mga measures na pinaliwanag namin kanina, yung 7 measures na gusto natin para makontrol natin ang pandemya. Wala pong magic bullet. Hindi po kaya ng isang test, isang gamot, isang paraan. Nakita natin na puno na ang mga ospital. Ibig sabihin yan, nagkukulang tayo sa preventive measures. Yung first line of defense na pinakita sa atin ni Dr. Lay, tayo, yung first line of defense, kulang pa tayo sa pag-implement ng tamang protective measures sa community, sa workplace. So, kailangan pa natin pag-isipan paano natin effectively mai-implement itong mga public health standards, protective measures upang hindi tayo magkasakit at hindi mapuno ang ospital. So, kailangan ang infectious diseases nagsisimula sa prevention po. Lahat po yan ay pwede natin masugpo sa prevention, pero kailangan po tulong-tulong. Ang isang spreading, ano yan, kailangan creative, adaptive sa bawat komunidad, sa bawat kultura. Kaya kailangan natin ng LGUs, kasi dun ang alam natin yung general protective measures, pero paano natin mapapasunod ang tao, ang mga nasa workplace? Diyan tayo kailangan na ngayon ng ano yung game plan natin para ma-intensify, ma-unify ang implementation, ang pag-interpret nitong mga polisiya, tamang paggamit ng mga test, tamang pagbigay ng gamot, ano yung tapos tamang paggamit nitong mga preventive measures natin. Yun po ang panawagan namin kung bakit kami humihiling ng time out. Para pag-usapan natin lahat ng sektor, lahat ng departamento, hindi to kaya ng isang departamento lang. Pero meron tayo ng dapat na magkukumpas na dapat nating susundin. Pero tulong-tulong tayo dyan sa pagmungkahi kung paano natin susolusyonan itong pag-control ng pandemya para sa kalusugan ng ating bayan. So we need togetherness, we need solidarity. Yun po. Salamat po. Maraming salamat po, Doktora. Doktora Alejandria po from Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases. At this point, nice ko namang tawagan no, yung one of our speakers. Siya po ay from Philippine Society of Public Health Physicians. Siya po ay nagsalita kanina. Nabanggit nga ni Doktora Alejandria, meron tayong recommendation sa ating letter. Meron pong 7 points no, na ni-raise natin na kailangan pong paigtingin no, kung yung mga panukala na sinasabi kasi hindi naman po sapat na meron tayong mga batas, mga plano, pero kung hindi na rin po ito na isasagawa ng mabuti, parang wala rin pong mangyayari. Si Dr. Lay po ay president ng Philippine Society of Public Health Physicians. Siya po ay doktor na nakababad no sa komunidad. So baka ko maari niyong ipaliwanag pa, Dr. Lay, yung mga nabanggit niyo kanina, baka ko may gusto kayong idagdag kung paano siguro makatulong yung mga tao mismo no, kasi nakikita natin na hindi naman sila sumusunod, and then siguro kung may kailangan bang gawin on a community level in terms of, let's say, medical care, kung pwede bang magtulungan tayo lahat, kasi hindi naman pwedeng inaasahan lang natin kung ano binibigay sa atin, kung feeling natin na hindi sapat. Kanina kasi may nabanggit na what if hindi daw po maging matagumpay yung ating heed or our call for a timeout or for an ECQ. What would be our next steps? Thank
you, Doc. No? Babalikan ko po. By the way, hindi po ako presidente. Ako po yung technical specialist ng Philippine Society of Public Health Physicians. Doc, babalikan ko pa rin. Ano ba yung makokontrol ng bawat tao? No? Ano ba yung makokontrol ng bawat leader ng pamilya? No? Babalikan po natin yun eh. Karaniwan po, ang ating mga kababayan, nagkakaroon ng takot, nagkakaroon po ng agam-agam pag hindi nila makontrol ang mga bagay-bagay. No? Kaya po, pinakita namin kanina, ano ba yung mga epektibong measures to protect your family on a personal level? How can you do this time out? Probably, the time out will mean gathering your family. Tignan nyo ho sa pamilya ninyo kung lahat ba nakakasunod ba dun sa preventive measure o baka kailangan paalalahanan si kuya. O kaya baka kailangan paalalahanan si tatay. No? Pangalawa ho, sa pamilya mismo ho, ano ho ba yung resources na meron ang bawat pamilya? Okay? So sa pamilya ho ba, meron bang matatakbuhan kung sakaling ma-quarantine lahat? Remember, sabi ni Doc Eileen, magkaiba ho yung quarantine, di ba? Isolate ka kung parang meron ka na, may nararamdaman ka ng sakit, ikaw ay maghihiwalay para hindi mahawa ang iba. Ibig sabihin noon doon sa household na yon, iko-quarantine ho yung buong household. May naririnig po ako sa mga condominium, naka-isolate yung isa, lumalabas-labas pa rin ho yung ibang mga tao. So delikado ho yun. Kung mag-isolate kayo, ibig sabihin noon, nasa bahay yung isa, pero yung buong bahayan, naririnig na lumalabas yun. So how, as a family, how can we comply with that? Meron ho bang pwedeng maghatid ng pagkain? Kung wala, kailangan ba nating kumonekta sa barangay, sa BHRS? Sinong tatawagan? Ang isa pa ho na lagi namin pinapaalala, paano ba natin makokontrol yung sitwasyon? For example ho, lagi ho na may natatanggap kaming calls na natataranta kasi biglang inuubo na, nilalagnat na, hindi pala alam yung gagawin. So this is the mitigation plan we're talking about. Huwag po muna dumiretso sa ospital kasi kung wari positibo kayo, sa pagpunta niyo pa lang sa ospital, nagkalat na ho kayo ng mikrobyo, ng virus, no? So ang suggestion po namin is kung magkaroon ng symptoms, magkaroon ng na una, sinong tatawagan? Tanungin muna kung kailangan bang pumunta and kung pwede pong i-arrange na wag na lang munang pumunta and mag-self-isolate or parang remote po. So I think, Doc, sana nasagot ko yun. Wala pong madaling sagot dun sa inyong tanong. So it's what we can control. So thank you, Dr. Lay Camiling Alfonso. No? Kasi importante yung mga sinasabi mo. Kumbaga sa level ng mga tao mismo, ano yung pwede nilang gawin. Kasi kahit naman anong pagka-quarantine, kung hindi pa rin tama no, yung pamamaraan ng pagka-quarantine, kagaya ng sinabi ni Doktora, kung halimbawa po merong may sakit sa bahay, syempre i-isolate po natin siya sa isang kwarto, pero mas magandang i-quarantine yung buong bahay para makontrol. Kasi kung lumalabas pa rin po yung iba at hindi naman nakokontrol yung spread ng disease, maikakalat pa rin po talaga yun, no? Siguro po tawagin natin ulit si Dr. Danz. Ding dong. Quick lang addition sa sinabi po ni Lay, no? Ang nakakatakot ho sa sakit na ito, sasabihin ko sa inyong lahat sa press, ang nakakatakot sa sakit na ito, 80% ng tao mild lang ang nararamdaman at 10% walang nararamdaman. Bakit nakakatakot? Di ba mabuti nga yun? Nakakatakot yon kasi ito yung mga tao na pwedeng maglakad-lakad dyan at sumakay sa transportation, magtrabaho, baka hindi bigyan ng pansin yung nararamdaman nila o hindi nila alam na dala-dala nila yung virus. No? So sila yung kailangang magsuot ng mask at mag-social distancing or physical distancing. Silang dapat magugas ng kamay. Kayong mga walang nararamdaman o wala halos nararamdaman, kayo ang kailangan gumawa nito kasi mabuti pa yung may sakit. Nasa ospital yung 10% na natitira. So hindi sila makakahawa. Ang nakakahawa yung mga may mild disease at yung walang nararamdaman. Sila ang magkakalat ng disease na to. Maraming salamat, sir. Last week po, nung nagkaroon tayo ng
isang health forum ang napakinggan po natin yung plight o yung sitwasyon ng mga healthcare workers. So siguro nais lang po nating tawagan ulit. Sige, si Dr. Bata po nais magsalita. Siya po yung president ng PMA sa... No, Secretary General, sir. Secretary General. No, kasi ang tanong natin is what if our call will not be heeded? So anong mangyayari po sa atin? With the current situation that we are all getting fatigued, napapagod po tayo lahat, we will need to have to conserve our manpower. Ang mangyayari po sa atin is hindi po pwedeng magsabay-sabay lahat ng doktor pupunta sa isang hospital. Baka ang mangyayari po sa atin because of the fatigue factor is we have to schedule among ourselves kung sino pong titingin sa mga pasyente. Yun po ang isang nakita kong isang paraan na para po hindi tayo maubos kung hindi po makikinig sa atin ang gobyerno. Salamat po. Meron po tayong representative mula sa mga frontliners, no? Nabanggit ko nga po nung ating last health forum, in-interview po natin yung mga healthcare workers. Nais ko pong tawagan si Doktora Jella Villa. Siya po ay nagtatrabaho bilang frontliner, healthcare worker po siya sa Philippine General Hospital. Siya po yung presidente ng mga training physicians doon. Doktora Jella. Hello po, good morning. I am Dr. Jella Villa and I am currently the president of the Philippine General Hospital Physicians Association. And like what we have talked about during the first press conference, I echo the call of the frontliners na pagod na po kami and we are seeing more toxic, more critically ill patients in the ER and puno na po yung mga ICUs. We are experiencing firsthand the effects of this crisis and we strongly support the call to for a timeout po since we need to regroup. And personally po, I have experience and I've talked to a lot of doctors and nurses experiencing mental health burdens during this crisis. So yun po, we strongly support this call and we hope that the DOH and the national government will heal us po. Thank you po. Thank you, Dr. Avilia. Meron pa po tayong mga ibang representatives, no, from other medical societies who are also here and attending our Zoom conference. So baka ho meron pang gustong magpahayag ng kanilang statement. May I from the Philippine Nurses Association? Yes, thank you Mr. Gaba, no. Hindi ko kasi napansin yung ano mo kanina, pero ikaw yung one of the healthcare workers na group, no, na kailangan po nating bigyan ng tugon kasi sila po aside from doctors, sila po yung talagang humaharap sa pasyente. So ano ba yung palagay ninyong kailangan gawin sa panahon ngayon na dumadami yung kaso at nababawasan yung healthcare workers na nagwo-work? I don't think that's Daryl, ano, Dr. Biruar. Okay. Kaya nga, sir, I think someone from the Philippine Nurses Association. Meron po tayong representative from Philippine Nurses Association. Yes. We have a representative from the Philippine Nurses Association. Yes, ma'am. Is it all right? I'm the president. Yes, and Dr. Rowan. Yes. I'm the president of the Philippine Nurses Association. I agree with all our speakers with regards to the time out. Siguro ngayon ho, we really have experienced the same problem. So kung yung doctor po medyo nahihirapan, more so po with our nurses because we are in the hospital 24/7. And we all know right now na talaga po marami na rin po ang nagkakasakit na mga nurses natin. And the one thing that we would like also to know,
is how many health workers na po ba, particularly doctors, nurses, and other health workers, are positive. Para naman po makita din natin kung gaano na po kahirap, kalala yung ating problema sa Pilipinas at this point of time. Remember, pang limang buwan na po natin ito, pero we are experiencing increased number of positives. So, ang suggestion na lang po, this is a very good venue right now that you have started. So number one siguro that I can just say, there should be an urgent, accurate game plan. So this is the first step. And then ano po yung susunod na step natin? Maybe involve now the government, the Department of Health, and other government agencies para po magkakaroon po talaga tayo ng policy alignment to contain the transmission of the disease, of this coronavirus. Second, after the game plan, what are we going to do? Kasi, sir, medyo kung puro na lang po tayo game plan, ang implementation and intervention, I think, is very, very important for all of us. Kasi sabi nga po natin, marami na pong hospitals na nagsasara dahil puno na. And if we look at it, this is already the 50th month, pero kung sasabihin natin nagdadagdag, I agree with the speakers before na hindi maganda ang ating implementation with all the plans that we have. Kasi po, marami po ang nagkakasakit pa rin. Remember, 3,000, 2,000 every day na nadagdag, I think is really a problem. And then we will also have after the implementation and the intervention that we have, ano, magkakaroon po sana tayo, sir, konting evaluation. Ano na po ba ang progress nitong ating game plan sa implementation at saka sa intervention natin doon sa game plan that we have? We will now evaluate ano po ang nangyari. Meron po ba tayong babaguhin? Meron pa po ba tayo na diretso na i-implement lang na i-gagawin? Ang isa pa po, sir, na question, kung ang rapid antibody test, eh, hindi po pala maganda. Bakit po ginagawa pa sa lahat-lahat ng mga kumpanya, sa lahat po na to, na parang it's a way na pag negative ka, okay, you are okay. Yun pala, according to Dr. Alejandrea or Dr. Panaligan, parang false positive, may stigma, takot, at pag ikaw naman po in negative, hindi alam kung ikaw ay may COVID. Ang pakiusap na lang po sana natin, sir, tama po yung mga sinabi po ng ating mga speakers, kina Dr. Dance. I appreciate what Dr. Dance really have said. Kay Dr. Lai, kay Dr. Panaligan, etc., Dr. Alejandrea. Siguro po, we really have to sit down. Lahat po ng pwede. Tapos magkaisa na po ang policy alignment. And gagawin po bawat isang organization kung ano po yung dapat. Hindi po yung kanya-kanya. I agree with that call, solidarity by Dr. Alejandrea. Siguro po, I congratulate this kind of webinar that we have. I am telling naman din the group that our nurses are overworked now. Marami na po ang may sakit. Marami na rin po ayaw na din talaga po na pumunta pa sa hospital because of fatigue, because of their immune system that are now lowered. So, siguro sir, ang gusto ko lang, what will be the next step after this? Salamat po from the Philippine Nurses Association. Ma'am, may itatanong lamang po ako sa inyo, no? Kasi alam po natin yung problema na nakukulangan tayo ng healthcare workers. Nabanggit nyo rin, no? Maraming nurses na po yung nagkakasakit, tapos yung iba hindi na rin po gustong bumalik sa trabaho. So, paano naman po natin natutugunan to, no? Kasi nakita natin yung mga nurses are underpaid. And then may mga ino-offer kasi na parang mga ano po, temporary items, no? Or yung mga, di ba ang DOH po ay nananawagan sa kung sino pa yung gusto magtrabaho. So, bakit po kaya walang sumasagot? Bakit hindi tumutugon sa panawagan yung mga kasama nating nurses? Sir, po kasi, ang mga nurses din po natin are already working. It's not only, may tinatawag po kasi kami sa nursing na migration 1 at migration 2. Ang migration 1, ito po yung umaalis sa bansa natin. Ang migration 2 po, ito po yung nagtatrabaho maliban po sa health institution.
ito po yung mga nagtatrabaho as educators, ang iba naman po they are in DPO, ang iba po nasa military, ang iba po nagbe-business na, ang iba po administrators. So yung mga nurses po talaga na talagang gusto lang sa hospital, mayroon din, but at this point of time, medyo nagkakaroon din po ng hesitancy, of course po, dahil nga sa pangyayari sa ngayon. So, mayroon naman po nag-reply doon sa Department of Health natin sa panawagan nila doon sa call for mobilization of healthcare workers. In fact, ang sabi nga po ng Department of Health, I think more than how many thousands na ang hire nila. Ang isa na po namin pakiusap and the Supreme Court already have parang approved the implementation, pero pinapamadali lang po sana namin yung request po ng ating implementation of the salary grade 15. Ang problema lang po kasi, sir, entry level for the devolved government hospital. Pero po sa local government at sa private hospital, hindi po sila kasi sakop. Kaya yun po ang isa sa mga dilema kung bakit yung ibang mga nurses po natin, hindi din po agad nagtatanggap dahil nga po dito sa salary. They are given a low, mababa talaga po. The implementation of the salary grade 15 is around 32. Pero as I have said, chosen or kakaunti lang po ito because the devolved government hospital nurses lang po ang kasama po dito. Thank you. So maraming salamat po Ma'am Rosie De Leon. Siya po yung presidente ng Philippine Nurses Association. So nakarinig na po tayo ng mga pahayag, no, mula sa iba't ibang groups. Siguro po medyo i-wind up na po natin yung ating discussion. Meron naman po tayong letter. Nakasaad naman po doon yung ating mga hiling. Kita naman po natin yung solidarity or unity ng lahat ng mga medical organizations na kasama dito. Siguro po, hingi lang po tayo ng closing statement kay Dr. Limpin at kay Dr. Santiago. Yes, thank you, Ding Dong. So gusto kong idiin na ang nakikita nating patuloy na pagdami ng nagkakasakit sa COVID-19 ay nangangahulugan na hindi effective ang mga preventive measures natin. Huwag ho tayong magbulag-bulagan sa katotohanan. Kailangan natin ng time out na ito in the form of ECQ para makapag-isip at makapaglabas ng isang comprehensive na estratehiya para mapugsa ang COVID-19. Itong pagbalik sa ECQ ay napakita na sa ibang bansa na effective para matigil ang pag-spread ng infection ng COVID-19. Inuulit ko ho, pagod na po kami. Hindi lang po physically but mentally as well. Madami rin po sa amin na nagkakasakit ng COVID-19. Hindi po kami nakikipaglaban sa gobyerno. Baka akalain ng iba na nakikipaglaban ho kami sa gobyerno. In fact, we are one with government dito sa gyera na ito. Kaya kami po ay nananawagan na sana po ay pakinggan ninyo kami. Ibigay ang time out na ito. Ilagay natin ang DOH as the lead agency na siyang kukumpas sa direksyon, sa estratehiya na gagawin natin. We have to act as one. So maraming salamat po at sana po ay mapigilan natin ang pag-spread ng infection na ito. Thank you, Dr. Limpin. Dr. Santiago po. Yes, thank you, Dr. Biruar. Well, after hearing those suggestions, inputs, comments, and solutions to the seven identified concerns of Philippine coalition movement or Philippine solidarity response against COVID-19, no? Nakikita ko kasi parang ano eh, we are one Philippine team versus COVID-19. We are now in the third quarter or fourth quarter of the game. Hopefully, at the last 2 minutes, we will not collapse in our fight against COVID-19. Siya lang po ang ating kalaban dito. Hindi po tayo magkakalaban dito. We are one against this COVID-19. So, kung meron po napapagod kanina, nabanggit kanina ng PNA, ni Dr. Dance, and of course, ating ibang speakers, no? Ni Dr. Batak, no? When I think we, kung bagong sa basketball game, we have a team
composed of several members of the Philippine team na pwede namang pumasok as substitute natin. But of course, we have to maintain our captain, our co-captain, of course, our core leaders, the conveners group, and of course, and all other specialty organizations and medical organizations. No? So, dapat po, yun po yung ating thinking natin. Isa po tayo. LGUs, DOH, IATF, the medical community should be on the solid five or the first five of our fight against COVID-19. Meron pa rin tayong mga substitute para kung mapapagod po, meron tayong alternative. Yung po sinasabi natin, game plan na sinusulat po natin and then ready for implementation. All these words should be put into actions so that we could really see the success of our fight against COVID-19. Now, more than ever, of course, we really need to intensify our collaboration to mitigate this COVID-19. Sama-sama po tayo dito laban sa COVID-19. Isa lang po ang ating layunin. Patayin po ang COVID, ang SARS-CoV-2, itong virus nito. Sana po sa ating pagkikipaglaban, of course, lahat po ng strategies, lahat po ng mga ating advice, mga direksyon, ay isa lang po. We should move in one direction so that we could really see the fight against the COVID-19 will be a really unified unified and of course should be intensified also. And I hope this webinar, this meeting will bring will bear fruits as a result of this expanded collaboration. So again, we pray as one, we heal as one. Mabuhay po. Maraming salamat po, Dr. Santiago. So at this point, meron pa po bang gustong magpahayag ng kanilang statement? I think it's already 11:30, no? Naka 1.5 hours na po yung ating press conference. It's time to end it. Meron naman po tayong letter at ipapadala po namin ito sa inyo at ipopost natin sa PCP Facebook page. Dr. Biruan? Yes, sir. Well, for your information, meron kaming Zoom conference mamaya at 1 p.m. with Honorable Secretary Francisco Duque III. And of course, dadaling ko lahat itong mga ating napag-usapan so that they could really, include this plan of action. Okay, maraming salamat po, Dr. Santiago. So that ends our press conference for today. Sa mga iba pong hindi nakapasok sa Zoom, pasensya na po dahil napuno po yung ating room, no? Pero maaari po kayong mag-enter ng comments niyo sa ating Facebook Live or sa Messenger po ng Philippine College of Physicians. Dong, baka we can take picture, a group picture of the different organizations. Sige po. So for solidarity. PCP, IT, can you take a picture? I-gallery niyo siguro lahat ng ano. Yes po. Ready na po. Okay. So everyone, we'd like to request everyone to turn off your microphones but open your cameras para po sa ating picture. Makahanap ko na sa ano po. Okay. Ready lang po. Okay, ready na po. 1, 2, 3. Sa pa po. Wag ano. Para sa bayan. Okay, one more po. 1, 2, 3. Okay, done po. Thank you, everyone. Salamat po. Salamat lahat. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Salamat po for initiating this kind of webinar. Congratulations. Hope na magkakasama sa atin, Rosie. Rosie, we will add you to the group, bro.